At sobrang lupit ng ginawa dito ni Stephen Curry nitong nakarang 2024 Paris Olympics ay ayon mismo dito kay Anthony Edwards ay matapos nga daw ang laban na yan ay sinalang itong sa drug test itong si Stephen Curry. Ayon yan mismo dito kay AE sa naganap ni interview sa kanila dito nga sa Fanatic Fest. So eto na, no, matapos nga ang pagkakapanalo dito ng United States, ito nga sa 2024 Paris Olympics para sa men's basketball, ngayon ay unti-unti na nating nalalaman ng behind the story doon nga sa kanilang naging journey. So ngayon matapos ibahagi dito ni Anthony Edwards ang ilan sa mga pangyayari matapos silang manalo, matapos silang ma-interview dito sa Fanatic Fest na kung saan kasama niya rin dito si Kevin Durant. Ngayon nga mismo dito kay AE ay hindi nga daw nila kaagad na celebrate ang pagkakapanalo ng gold medal. Dahil kaagad nga daw silang isinalang dito nga sa drug test kasama dito si Stephen Curry at Kevin Durant. Sabi niya pa nga dito, hindi nga daw sila kaagad nakapag-celebrate sa loob ng locker room. Dahil sa totoo nga lang daw, siya, si Stephen Curry at si Kevin Durant ay nagkaroon kaagad dito ng test or something. Sabi, no, talagang sinigurado na dito ng Paris Olympics yung mga pangyayari. Kaagad na nilang sinalang dito ang mga players na ito. Hindi na rin naman kasi nakakapagtaka to dahil kung sakasakali man na merong mga players na magpupositibo dito, ay maaari na nga maban at hindi na ulit makasali dito nga sa mga susunod na kompetisyon sa world stage. Kung maaalala ninyo, no, medyo may pagkakalintulad to dito nga sa pangyayari kay Justin Brownlee. Ito nga yung matapos niya magpakitang gilas nitong Asian Games at nanalo nga ang Gilas Pilipinas dito ng gold medal at tinalo ang China. Agad-agad at matapos nga ang pagkapanalo nilang yan, ay itinest agad itong si Justin Brownlee at nakakalungkot lang na balita ay nag-positive ito sa doping test. Dahilan para maging provisionally suspended nga siya para dito sa Gilas Pilipinas. Although hindi naman nagpositibo itong sila Stephen Curry, Anthony Edwards at Kevin Durant, normal lang naman itong pangyayari lalong-lalo na sa mga ganitong liga dahil sinisigurado lang nila na wala talagang kakaibang nangyayari sa mga players. Sabi kasi yung pinakita dito ni Stephen Curry sa tatlong magkakasunod na games dito ng Team USA. Dito nga sa kanilang finals game ay pinangunahan to ni Steph with 24 points, 1 rebound and 5 assists with 2 steals. Ibang iba talaga ang pinakita dito ni Steph sa kanilang last 3 games dito para buhati ng United States. Though team effort talaga ang pinakita dito ng kanilang kupunan, hindi pa rin talaga natin mapagkakailan na dahil kay Stephen Curry ay nanalo sila kontra dito sa Serbia at natambakan din nila itong France. So yun, normal lang naman ang ginawa ditong drug test kila Stephen Curry, Anthony Edwards at Kevin Durant. Kaka-issue lang to kapag naging positive yung result pero yun nga, negative naman yung naging resulta kaya walang problema doon. Bukod pa dyan sa NBA, laging may mga ganitong test kaya hindi na masusurprise sa mga players kagaya nila dito. Lalo na kapag nagkaroon ng career high ang mga players sa NBA, ay agad-agad yan silang itinetest para malaman kung meron ba silang itinetake na gamot. Gusto nyo mapanood yung full interview dito ni Anthony Edwards, i-search nyo lang yung boardroom sa YT.